Hello, Universe. Ayan, ang ating pag-uusapan ngayon kung bakit marami na tayong mababasa na bakit napakahirap. Mag-ipon ng revenue. Yun nga guys, ang aking sinasabi doon sa previous kong videos na marami kang subscribers, umaabot ng 5,000, 2,000, pero yung mga views mo ay napakaliit lang na hindi pa umabot ng 100. Dahil yung mga 2,000 mong subscribers ay hindi talaga yung legit na sila mismo ang nakakapanood sa mga videos mo noon. Kumbaga yung mga subscribers mo ay napilit lang yung makipag-sub sa'yo o nakipag-anuhan lang yan sa'yo noon kasi kailangan din nila at naramdaman din nila kailangan mo, kaya yun din ang naramdaman nila na kailangan din nila makipag-sub to sub. Pero meaning to say guys, gusto nyo lang talaga matapos yung requirements, pero yun din yung naisip pagkatapos ng requirements, ano ang kasunod doon na hakbang para magkaroon kayo ng legit na kaibigan o legit na manonood o viewers sa inyong mga video. Kasi doon talaga magbavari o doon talaga natin makikita kung sino yung mga legit lang na nanonood at na sumusubaybay sa yung mga videos na ina-upload. Kasi mapapansin mo guys, nasa 2,000 ka na or 5,000 ka na, pero yung views mo nga ay napakatumal. Kaya doon mo ma-realize yung mga ginagawa mo noon na binibilisan mo talagang na matapos yung 1,000 subscribers. Although hindi naman masama yung guys, kasi kailangan mo lang natin o kailangan natin matapos yung subscribers na 1,000 na yung requirements. Pero dapat hindi na tayo mag-focus pagkatapos natin makuha ang ating 1,000 subscribers. Dapat nag-focus na tayo doon sa content natin, kung ano talaga yung content natin. Kasi pag hindi natin yan at napapabayaan lang natin dahil nalibang tayo doon sa makipag-sub to sub o sumapi doon sa mga group o sa mga GC, napag-iwanan na yung pag-create natin ng magagandang content o yung unique content kaysa ibang mga YouTubers. Kaya doon tayo napanghinaan ng loob dahil bakit yung ating revenue ay hindi tumaas at bakit yung ating mga videos ay napakatumal. Dahil nga doon sa ating nasimulan na hindi talaga maganda. Kasi yung ating pagsimula natin sa pag-YouTube ay kinuha lang din naman natin yung ating mga subscribers sa ibang tao, sa ibang grupo. Pero hindi naman talaga, it doesn't mean na hindi sila legal o legit na mga subscriber. Legit sila, pero hindi in terms ng panonood sa mga iba pang videos mo, hindi na sila nanonood. Kasi iniisip lang din naman nila, makakuha lang din at matapos nila yung subscribers na nire-required ng YouTube company. Ganun ka din. Iniisip mo lang din na sana matapos tong 1,000. Kaya ako nakipag-sub to sub o kaya ako sumapi doon sa grupo na nakipagtulungan na matapos ang subscribers at saka yung watch hour. Pero at the same time, yun nga, napag-iwanan mo yung paano mag-create ng magandang content, paano mag-create ng unique na content para doon sa talaga sa mga viewers na target mo. Kaya doon sa mga nagmamadali, na matapos yun at yung iba nga ay namimili pa. Marami akong nababasa yan guys. At marami na rin ako nababasa sa group page ng FB. Na yun nga, pagkatapos nilang mamonetize, nahihirapan na sila. Umabot na sila ng ilang months, pero yung revenue nila ay hindi pa umabot ng $1. Ganon din yung naramdaman ko guys nung ako'y natapos na rin yung aking monetization. Iniisip ko ano pa ba ang hakbang o gagawin ko para naman magkaroon talaga ako ng maraming views.
So nag-upload ako ng upload at mayroon akong isang upload na talagang umabot siya ng 23,000 views na hindi ko inaasahan. Although iniisip ko na yun, nung bago ako mag-upload, iniisip ko na yun na sana maraming views to kasi medyo bago pa lang to, bagang fresh pa to. So in-upload ko yung guys, ito yung ano guys. Ito yung in-upload ko. Kaya pumatok talaga siya guys in one day. Umabot siya agad ng mga 20 plus ang kanyang viewers. Tumaas agad yung viewers niya guys within one day. At nakakuha ako doon ng 60 subscribers nang dahil doon sa video na yun. At meron din ako mga videos, meron 8,000, 7,000, 3,000, 4,000. At sila pa rin yung nanonood at bumabalik-balik doon sa pag nag-upload ako ng bagong video. Pero ngayon, ganun pa naman, maramdaman ko pa rin na talagang nahihirapan pa rin ako mag-create ng sarili kong content or yung unique na content hanggang ngayon. So patuloy pa rin ako talaga nag-isip, gagawa ako ng iba pang content kung ano ba talaga ang ano ko. So ngayon, ina-advise ko, hindi lang dahil sa nakikita at naririnig ko at nababasa, kundi naranasan ko rin na kung ano yung naranasan nyo ngayon na nahirapan kayo sa revenue. Kasi ganun din yung aking naranasan ngayon na mahigit ng isang taon na ako. Pero the last month, nakasahod din naman ako pero pahirapan. Dahil nga kung hindi dahil doon sa grupo o hindi doon dahil sa sinalihan ko, siguro hindi ko rin maabot yung revenue ko na ganun, yung threshold na 100. Pero hindi ko pa rin talagang kinoconcentrate yun sa aking mga grupo, kundi nag-isip pa rin ako ng panibagong content, unique na content, kung ano talaga ang mai-upload ko para talaga mainganyo o talagang magkaroon ako ng mga legit na mga viewers. Kaya doon sa mga huwag pahinaan ng loob at laban lang tayo sa ating ginagawa, kailangan ng talaga happy at passion mo talaga ang gumawa ng mga videos at masaya ka talaga sa ginagawa mo dito sa YouTube. Kasi kung hindi ka masaya, mahihirapan ka lang, may stress ka lang. Dahil pressured ka na doon sa gusto mong mangyari na magkaroon ka ng maraming mataas na revenue. Pero hindi nangyari nga dahil nga doon sa ano. So balikan mo yung mga nakaraan mo. Mag-umpisa ka uli sa pagbuo ng magandang content, unique na content, at ituloy-tuloy mo lang sa pag-upload kahit araw-araw. Kasi malay natin, yung iba nga sa mga napapanood ko sa mga sikat na mga YouTubers, hindi naman agad pumatok yung kanilang mga videos kung kailan, ilang months muna bago pumatok yung kanilang mga video. Ganon din yung iba guys, sabi nga nila, hindi nila sukat akalain na yung video nila ay mapanood ng ganong karami. Ilang months na yung lumipas o ilang months na yun ang nakaraan ng pag-upload nila sa kanilang mga videos. So laban lang at ituloy lang natin at mag-i-enjoy lang tayo. Kasi darating din ang araw guys, yung ating mga create content ay mas lalo pa nating inahasa ang ating sarili sa pagbuo ng magandang content. Mas lalo pa nating mabigyan ng pansin na ito ay kailangan baguhin ko kasi hindi ano. At saka yung sa pananalita nyo guys, mapapansin nyo guys, hindi na tayo masyadong mahihiyain sa pagharap ng kamera at hindi na tayo, yung pananalita natin ay hindi na tayo ganun ka naiilang. Kasi kapag pinapanood mo yung sarili mong video, ang pangit ng boses ko. Hindi pala maganda yung boses ko. Pero kung ituloy-tuloy mo lang at araw-araw mo kaharap yung camera, nahahasa at nahahasa yung ating pananalita, ang ating pagkilos, nagiging natural na lang. Kaya yun, magiging masaya yung mga viewers. Kapag nakita nila, masaya ka rin sa inyong ginagawa at very natural lang yung ginagawa mo.
sa pagharap at sa pananalita sa kamera. Yun lang guys, at sana may napupulot kayong aral dito sa videong ito. Sa mga hindi pa nag-likes at sa mga sa hindi pa nakapag-subscribe sa videong ito, please subscribe my channel, June Abrao, at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update at manotify kayo sa aking mga bagong video na ina-upload. Ayun guys, sa mga gusto pang mag-comment lang kayo guys kung ano pa ang ating pag-uusapan at kung ano pa yung suggestion na gusto nyo mangyari na gawin kong content. Mag-comment lang kayo down below guys para naman kahit papaano sisikapan o pagsikapan nating mabuo yung content na gusto nyo. Kaya maraming salamat guys. Bye-bye!